Wish 107.5. Welcome back to Samuel Raps TV. Selamat saja sedang bangun Arono bigaynya saat ini. So guys, apalah kain natin ngayon sa Arono to ay ating alamin guys ang mga pagkain na kung mayroon ikawng diabetes ay mga pagkain na nakakatulong sa inyo para hindi magiging lumala sa mga tao na may diabetes. So, ang striking dito, 3 million people worldwide ang namatay dahil sa diabetes. At tumataas ito ng 50% every 10 years. So, ganun ang saklap na pangyayari dito sa katotohanan na yun, tungkol dyan. So, marami na palang tao na may diabetes ayon dito sa survey na ginawa nila. So, bago yan, kung bago kayo sa channel ko, huwag sana niyong kalimutan na mag-like, comment, and pakishare na rin sa mga kaibigan natin, mga kakilala natin, at i-consider niyo ang Mel Raps TV to subscribe. Dahil nagtuturo ako dito ng mga tips na may kinalaman sa ating kalusugan. At kung gusto niyo na ma-shoutout yung pangalan niyo, maglagay lang kayo dyan sa comment box hashtag Mel Raps TV para ma-shoutout yung pangalan niyo. So, huwag na natin itong patagalin. Let's go! Kay Lindsay Margolis, RDN, updated on September 22, 2021. So, ang sabi dito, so, ang sabi ni Lindsay Margolis, RDN, isa siyang uri ng nutritionist. So, alamin natin dito kung ano ang sinasabi niya tungkol dito sa mga statement niya dito tungkol nga sa mga pagkain na maaring makatulong sa may mga diabetes para pabagalin ang magiging risk sa may diabetes. So, alamin na natin dito. Una, ng cinnamon guys. Maganda yan para pababain ang ating dugo at yung cholesterol level dito sa cinnamon. Sa number 2, nuts. Makulong daw ito para pababain ang ating diabetes para hindi siya magkaroon ng yung pagtaas ng iyang kanyang progression. Tumutulong ang nuts para mapigilan ang pagtaas ng diabetes and heart disease. And guys, sa number 3, oatmeal. Ang oatmeal guys, nag-contain siya ng soluble fiber na tinatawag na beta-glucan. Ang beta-glucan guys, isang uri ng fiber na tumutulong sa ating ngan ang ating sa mga may diabetes. And guys, 3, so ang dairy product guys ay nakakatulong rin ito para pababain ang panganib na magkaroon ka ng diabetes. And so ang beans
kinokontrol daw dito ang ating dugo, yung mataas na dugo. So yan ang kagandahan ng beans, broccoli. So ang broccoli ay kinokontrol dito ang ating blood sugar at pinoprotektahan ang ating blood vessel para hindi ito masira. Yan ang kagandahan ng broccoli. So natalagay ko na rin yung mga nakaraang kong vlog yung broccoli. So nagkukuntin din siya ng nitrogenic yung nakaraang kong vlog na tinatalakay ko sa inyo. So ang nitrogenic guys ay isang uri ng substance na nagkukusya ng glitter. So ang kailangan lang dito ay moderation dito sa broccoli. Nakatulong siya para kontrolin ang ating blood sugar at pinoprotektahan ang ating dugo, blood vessel, para hindi ito masira. And guys, so ang kinuha ay isang uri ng pagkain na contain all these 9 essential amino acid. So ang sikiwa meron siyang amino acids na maganda sa may mga diabetes. And guys, spinach. So ang spinach, base dito, maganda ang spinach pag kinakain mo siya ng hilaw. Nakakatulong yan sa may mga diabetes. Yan ang dapat nating malaman sa video nito at dapat nating maintindihan. And guys, oil. So ang olive oil guys ay nakakatulong para ang ating cells ay maganda ang kanyang response para sa ating katawan, yung insulin. So maganda ang olive oil para siyempre para makontrol ang ating helping cell para maganda ang ating insulin. Sa number 10, salmon. So ang salmon guys ay nakakatulong rin yan sa para puso ay healthy at pababain ang ating blood pressure and improving cholesterol level. At sana guys, sa mga nabanggit ko dyan na mga pagkain na nakatulong sa may mga diabetes. Kasi guys, ang diabetes guys, kung mayroon ka dito, sakit na to. Kung hindi ka dito maingat, ay patagal ka lang ng mga 10 years. At kung maingat ka, ay patagal ka ng 25 years. Ano ba yung sinasabi ko tungkol dyan? So ang ibig sabihin, maingat ka sa mga pagkain na hindi mo dapat kainin sa may mga diabetes. So yan ang dapat yung maintindihan sa tinatalakay natin ngayon. So sabi ko nga, pag maingat ka sa mga pagkain na kailangan talaga kainin mo ng yung
sa may mga diabetes. Para matulungan ang may mga diabetes na hindi sila magiging, kasi ang diabetes ay kung hindi ka dito maingat guys, ay may ano yan guys eh, may mga ano yan, may stage yan, stage 1, stage 2. Yan guys, yan ang nagiging punto ko sa inyo dyan. So may stage yan, yung type 1, type 2. Yan. So kung maingat ka sa mga pagkain na makatulong sa atin para magiging pababain ang pagiging progression, yung pagiging pagtaas. Kasi guys, kung ang punto ko dito, kung magiging malala na kasi ang diabetes, ay marami siyang mga marami siyang katawan, yung mga puso, maraming sisirain guys kung malala na po ang diabetes. Kung yun nga, sinabi ko sa inyo, pag hindi kayo maingat, ay aabot kayo ng 10 years. Kung maingat kayo, aabot naman kayo ng 25 years. Ayon sa mga pag-aaral dyan sa may mga diabetes. At sana italakay ko sa inyo guys, may natutunan kayo dito kahit papaano. At sa mga bago sa channel ko at hindi pa dito nag-subscribe, paki-subscribe na niyo guys ang Milraps TV, dahil may mga tips akong binibigay dito na may kinalaman sa ating mga kalusugan. Kung mahilig kayo sa Bible verse, sa mga health tips at sa mga iba pang mga bagay na may kinalaman sa ating buhay. At ako'y magpaalam sa inyo and ingat kayo palagi and God bless. Please subscribe my channel Milraps TV and click on the bell.